Maliit ba ang space na tinitiran mo? Pero gusto mo itong maging maluwag at komportable? Well, ang video na to ay para sa'yo. Ito kang pala si Kuya Arky, and if you haven't, please do subscribe sa ating official YouTube channel. Click the notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So maaari nakatira ka sa isang condo unit or sa isang small house at gusto mong ma-feel na mas maluwag ang tinitirhan mo or ma-utilize mo ang mga spaces doon. So these are the do's and don'ts in dealing with small spaces. Tara. First, always go for the open planning. Open planning means avoiding unnecessary divisions along the common spaces. Ang mga common spaces na usually makikita natin sa isang smaller house ay ang living area, dining area at ang formal kitchen. Since ang mga areas nito ay hindi naman re-require ng mataas na degree ng privacy, hindi na rin ito kailangan i-require pa na maglagay ng partitions such as walls or high cabinets or shelves. Kasi mas pinapaliit nito ang mga areas. Mas okay na yung open kasi mas maaliwalas. Mas malaki-laki ang tingin sa area. Pero kung gusto talaga ng partitions ay maaaring gumamit ng materials na see-through or translucent tulad ng acrylic, glass, polycarbonate, or mga open shelves. Ang importante ay makatagos ang liwanag from spaces to spaces para hindi mukhang cramped at madilim. But of course, kailangan pa rin ng mga partition especially sa mga private areas tulad ng bedrooms, tsaka ng bathroom. At syempre, para mas organized, dapat nakahiwalay din or nakapartition din ang mga utility areas like dirty kitchens and storages. Less partition, mas maluwag tingnan ang space. Pangalawa, always use the standard size furnitures. Siguro marami sa atin ang nag-iisip na dahil mas maliit yung space, ay gagamit tayo ng mas maliliit na furniture. Tama? Mali. Isipin mo, maliit na ngayong area mo, hindi ka pa komportable dahil maliliit ang mga gamit ng furniture. So dapat, ang mga gamit mo ay nasa standard size. Mas advisable na magkaroon lamang ng mga necessary na mga gamit and avoid over-furnishing and decorating your area. Kung hindi mo naman kailangan yung malaking vase na yan o yung malaking shelf na yan, huwag mo na lang ilagay, nakakasikip lang yan. Hindi man karamihan ang gamit, ang importante ay komportable ka sa iyong kinaupuan, nakainan, hinihigaan, at kung ano man ang gawain mo sa bahay. Comfort is always the priority. Pangatlo, use the right colors. Ang mga kulay ay nagbibigay ng malaking impact sa perception ng space. In general, ang paggamit ng mga lighter colors ay nagbibigay ng bigger feels sa isang space. Which is opposite naman kapag gumamit ka ng mga darker colors kasi ginagawa niyang mas maliit sa paningin yung spaces. So mas advisable ang paggamit ng mga lighter at warm colors tulad ng off-white, green, or mga warm colors tulad nito. Accessorize. Isa sa mga common hacks para mas mapalaki ang isang smaller spaces ay ang paggamit ng mirror accessory. Ang mga salamin natin sa bahay ay hindi lamang for decorations or paggamit natin sa pag-aayos ng ating mga sarili. Ito rin ay pwedeng magamit para magmukhang mas malaki ang isang space. Kaya meron tayong makikitang ganito sa mga maliliit na space. Ito yung mga wall na merong mga mirrors para mag-reflect ito at magmas mukhang malaki yung area na yon. Pwede rin gumamit ng mga full body mirrors or yung mga wall mounted mirrors na merong mga art prints. Ang mga mirrors talaga ay effective para magkaroon ng illusion ng mas malaking space. Be neat and organized. Maliit man ang yung space pero kailangan natin ng mga malalagyan ng mga bagay-bagay sa loob ng iyong bahay. Mas magiging maluwang ito kung hindi pa kalat-kalat ang iyong mga gamit. Pero paano nga ba magkaroon ng mga storage spaces kung maliit nga yung space mo? Isa sa mga sagot dito ay ang paggamit ng mga multi-purpose furniture. Example dito ang mga sofa set or mga upuan na nagiging storage spaces yung mga ilalim.
Isa rin dito ang paggamit din ng mga kama na pwede mong gamitin ng ilalim as storage for things like mga unan or kumot or ano pa mang mga extra gamit. Isang example din dito ang paggamit ng mga overhang cabinets kasi effective ito dahil hindi ito nakaka-take ng space of floor. Pero nakadagdag ito ng storage space para sa maliit na areas. Mas maraming storage spaces means mas na-organize niyo yung mga gamit niyo sa bahay. Hindi sila pakalat-kalat. In turn, nagiging mas paluwag at maaliwalas ang iyong bahay. So those are the tips para gawing mas maluwag, mas aliwalas at ma-utilize ang space ng iyong maliit na area. For more design tips, please do like and subscribe ang ating channel for more videos like this. Again, this is your Kuya Arky. I'm an architect and thank you for watching.